3 times 8. Yun lang yung pangit sa kanyang 3-2. Puro sa palagay ko, pagka maganda yung pagkapilis nito sa ilalim na ginawa natin ng dustproof and waterproof housing. Yan, fine craftsmanship, ang ganda nyo. Kaya naman mas pag-ipunan natin itong ano niya, itong kanyang motor. Madali lang naman po install. Good morning. Ayan na, welcome back muli dito sa ating channel, mga boss. Nandito na tayo, papunta na tayo sa farm. Dito na tayo sa shop ni Boss Godi. Ayun o, boss, ba, aga mo nakauli ng dalaga. Nagaling yan. Ayun o, si Roger. Harapin muna natin si Boss Godi. Si Sandro Samora. Sino nabigyan yan? Si Roger. Oh? Yung sa'yo. Mukhang payat ah. Payat niya. Oh, mahaba oh. Mahaba lang. Mahaba lang no? Pero payat. Malaki ulo. Ito mataba to. Ano? Ayun, nandun si Lolo Boy. Bago ligo ka? Eh, ha? Muna ako naligo eh. Lamig. Kala ko naligo ka, basahin buko mo eh. Nailamos lang ako. Bato muna ako sa farm. Ano luto dyan? Pesa. Oo, bigyan mo mamaya no? Ayan o, basta. Doon tayo sa farm. Ayan na, dito pala sa ginawa nating gate, mga boss. Meron pong nagtatanong kung magkano po yung aking gastos dito sa sliding gate na ginawa natin. Ayan o. Ang sukat po nito is kulang-kulang 6 meters. Ang sukat niya halos nasa 5.6 yata. O. Kulang na lang siya ng 40 centimeter para sa 6 meters. Ayan, mamaya pag-usapan po natin yung ano niya, yung naging kung magkano or magkano inabot ang sliding gate na to. Ayan, pagka siyempre pagka nakamotor ka, yung single, mahirapan ka magtulak. Ayan. Siyempre wala kang ano, wala kang pwersa. Tulak mo siya. Ayan, no? Pero kaya naman. Ayan, no? Pag-usapan po natin kung magkano po yung nagastos ko dyan sa sliding gate na yan, na halos 6 meters po yung kanyang lawak or lapad. Tapos yung kanyang taas isa nasa 2.2 yata. Lolo Boy, Lolo Boy. Ano yan? Ayan na, bago po natin pag-usapan yung price kung magkano po yung nagastos ko dun sa gate, update muna tayo dito sa aking pinapagawa dito sa farm. Ayan. Dito, wala muna pong gumawa rito, gawa ng yung ating tropa na gumagawa rito. Dinala ko muna sa ano, sa site. Wala naman po kasi ano dito, paunti-unti lang dito. Kung may bakante lang, doon natin papagawa to. Pero meron po tayong gumagawa pa rito na yung pong gumawa ng gate natin. Ayun na, oh, si Alvin, ayun na. Mag-aalas 7 na. Andiyan na siya. Ayan, bali ano pa sila dito. Si Alvin, si Daeng, saka si Lolo Boy po dito. Tatlo po sila dito. Ayan yung pupwesto ng isang kubo. Tapos yung kulungan ng aso, nandun din. Pinapagawa ni Mrs. na kulungan ng mga ano niya, mga babies, mga tuta. Ay, mga tuta. Mga chitsu. May ilagang chitsu si Mrs. Ano rin siya mong pagawa siya ng kulungan dun. Ito na yung mga tanim natin. Ayan o, na gambulan na pala ni, ano, ni tatay. Ayan, malaki na sila o. Halos mamumulaklak na po ito yung mga sili, yung mga talong. Unti-unti na pong gumaganda. So ayan, tara, pag-usapan natin kung magkano ang naging gastos ko dito sa ating ginawang sliding gate. Ayan.
Yan ba, bali ano pala sa dito apat. Si Owen. Baka ngayon po meron po tayong darating na magtatambak dito. Meron po ako nakausap na magtatambak, medyo mura. Medyo mura yung ano, mura yung kuha ko, kaya order pa ako ng ano, siguro ang 10 para matambakan na rin yung patungan ng kubo, para dito medyo pumatag na rin. Pumatag na yung ating farm. Yan, dun naman konti na lang yung tatambakan dun, hindi na ganun kalalim dun. Papalagyan ko pa po ng ano to, ng handle dito. Papalagyan natin ng handle dito sa likod, baka wala ng handle dito kasi dapat yung handle dito siya, dito sa isang span na to, kaya lang tatama dun. Alos sa ganito kasi natitira pagka sinarado, tapos ito pagka sinagad dun, halos hanggang dito yung overlap niya dun sa may column na yun. So siguro dito na lang sa ano, dito na lang sa loob, or dito pwede rin, dito na lang siya naka ano, nakalagay yan dito. Maliit lang siguro dito para mahila lang. Subukan muna natin siya, pakita ko muna sa inyo kung paano po siya mahirap i dali pong buksan. Ayan na, konting ano muna idea mga boss, mas inano ko tong sliding para tipid sa space, kasi pagka inano natin to, sinwing type natin, pwede siyang swing dito, dito. Ang disadvantage po nun, pagka malakas yung hangin, for example, nakabukas yung gate mo, or nakabukas, tapos may sasakyan dito, tapos biglang humangin na malakas, may posibilidad na tatama sa sasakyan, or lalabas, halimbawa hindi nalak yung kanyang putlak. Pag humangin ng lakas, tsaka yung barrel bolt niya, pag humangin ng malakas yun, sigurado papaypay dun sa labas. May possibility na may maaksidente. Halimbawa, may dumadaan dito, tapos yung gate natin isa hinangin ng malakas, so kung may sasakyan din dun, sigurado tatama yun. Kaya yun lang yung pangit sa swing type, tsaka yung space niya pagka sinwing mo dito, sinwing mo dun. Ayan, kaya mas maganda po yung ganito sliding. Pero bago kayo magpagawa ng ganito, dapat isipin nyo rin. Siyempre, dapat hindi maratakpan yung tulad doon, yung ating service gate. Ayan, alas sakto lang doon sa may ano niya, sa kanyang slide. Meron pa tayong service gate doon. Pero pwede nyo naman din pong lagyan ng service gate yan, na maliit na service gate, kahit yung isang panel na yon, isalagay nyo ng pinto. So magiging service gate na, hindi na kayo gagawa ng ganun na service gate kung medyo masikip yung or alanganin yung ano, yung area. Ayan. So pag-usapan natin kung magkano. Sa ano muna po tayo, sa mga materials na ginamit ko rito. Sarado natin. Niya, hindi pa napinturahan. Yung materials po nito, gumamit tayo ng tubular na 2x4, yung kanyang pinaka frame. Gumamit po ako ng tatlong piraso niyan. Tatlong piraso niyan, yung isang piraso niyan is na nag-range po sa 1,000 per piece, so 3,000. Lista natin. Hindi pa lang malista. Hindi makita dito sa galvanize. Dito. 3,000. 3,000. Tapos yung kanyang 2x3, yung 2x3, yung kanyang yan, yung ano na mga panel na. Gumamit po tayo ng isa, yung paba, tapos 2 meters.
Halos tatlo din. Tatlo. Nasa ano po yung nag-range yan? 800. Magkano yung tatlo? 3 times 8. Kaya 3, 2. Tama po ba? Eh, tatlo lang pala. Ano? 1, 6. Tama ba? 16. 2, 4. 2, 4 pala. 2, 4. 16 plus 8 equals 2, 4. Oh, 2, 4. 2, 4 yung tatlo. 2, 4. 3,000 itong 2x4, tatlo ang ginamit natin. Tapos 2x4 sa 2x3, 1.5 din po yan. Tapos yung ating GI sheet, bali pinagawa ko po ito, 1.2 yung kapal. 1.2 yung kapal nya. Ang price nyan, yung 12 na panel na yan, isa 9,000. 9,000 yan. Tapos yung roller, nasa 600 yata ito. Ay, hindi. Yan, check ko muna yung, ano, yung price itong gulong tsaka yung roller. Ade, bali sa ano po in order yan, sa online, sa Lazada. Lazada, ayan. Ayan, ah, yung pong gulong pala na binili ko, nasa ano lang yan, nag-range lang sa 200 per piece yan, 198 lang nga lang eh. Pero kung gusto niyo po na matibay, hanap po kayo ng stainless. Wala lang po ako makita ng ano eh. Wala lang po ako magiging stainless nung nakanap ako niyan. Pero kung naman na medyo bitin yung budget nyo, pwede naman na yan. Basta alagaan lang sa ano, sa langis yung gulong. Tapos pwede naman pong palitan naman yan pagka masira na. 198, so gumamit tayo na 5 dyan. Sabi na natin 1,000. 1,000 yung gulong. Tapos yung roller niya, pagkakalam ko nasa ano tong isa na to, nasa 3 plus 0. Sabihin na natin pasobra na natin, gawin na natin 1,000 din. Ayan yung ating, ito yung 2x4, 2x3, yung GI sheet na 1.2, tapos ito yung gulong roller sa taas. Ayan, ayan yung materials. Tapos bali wala lang, ay ito pala naging ano, naging release nya. So release niya, gumamit po ako ng 2 piyesa ng angle bar na 6mm na makapal. 6mm po yan, makapal. Makapal pa sa 1 port. Gumamit ako ng 2. Bali yung isa nito, isa 1-2 something. Sabi na natin 1-3 kada isa. Isa 2-6 yung 2. 2-6. Ayan. 2-6. 2,600 railing. Tapos ang manpower or ginawa ito halos isang linggo, 6 days. 6 days ginawa ito, kasama na po yung paggawa sa release, na-install na siya. So yung labor niya, sabihin na natin 1,000 yung ating welder per day, 1K. Mataas na po yun sa isang welder, 1,000. Tapos yung labor niya isa, sabihin na natin 500. Yan, 1,500 times 6, magkano ba yun? Wait lang po, i-compute lang natin. May na tayo sa mathematics, arithmetic. 1,500. Wait, ano nangyari? 1,500 times natin sa 6 days sa linggo, 9,000. 9,000 yung ating labor. Yan siyang kasamang helper, siyempre. Yan, yan lang po yung ating ang gastos. Tapos compute natin. Compute natin kung magkano. Ayan, gawin po tayo ng calcu. First natin, 3,000 plus 2,400 plus 9,000 yung ating GI sheet plus 1,000 ulit roller or gulong plus 1,000 ulit sa roller sa taas plus 2,600 sa release, 2,600 plus 9,000 sa labor, 9,000 sa labor, 9,000 sa labor,
Ayan, ayun pala yung ating nagastos. Ayan mga boss, yung total na nagastos natin umabot ng 28,000. Ayan, wala pa pong pintura yan. Hindi pa napinturaan. Sa pintura nito siguro, sa palagay ko, pagka maganda yung pagka-finish nito, pwedeng umabot ng siguro mga 5,000 ang pintura. Sabi natin yun nga 5,000. Plus natin yung 5,000 para sa pintura. 33,000. Ayan. Ang nagastos natin. Ano lang po yun ah. Arawan lang yan. Siguro kung papakontract ito, more or less mga 40,000 to... Pero sa palagay ko pagkakontrata to, hindi ibababa sa 35,000 to. Ito pa lang. Yung gate pa lang na yan. Ayan ah. Yung pong ganitong gate, pwede po nating lagyan ng motor. Ayan, madali lang pong lagyan ng motor ito. Pakita ko sa inyo sa loob. Ayan siya. Ayan, yung design niya, hindi pa siya nakasagad doon. Simple lang. Halos yung height niya, isa nasa 2.2. Halos 7 feet. 7 feet yung height. Ayan. Kung lalagyan po ng motor to, madali lang naman pong lagyan ng motor to. Dito lang yung location ng kanyang motor. Ayan, dito sa area na to. Kung saan siya nag-overlap dito sa ating poste. Halos dapat yung overlap niya at least mga 30 cm yung lap niya dito para pagka nilagyan natin ang motor dito, dito yung kanya location. Isa ma-slide niya hanggang doon. Meron po nabibiling motor sa online kung wala po kayong mabilhan diyan sa location niyo. Ito po yung motor. Ano? Nasa 5,593 sa Lazada rin. Ayan, Lazada rin to. Complete set na po yan. Ayan po yung kanyang ngipin. Yung kanyang mechanical. Ayan o. Nalapit natin. Ayan o. Tapos, meron pa po ano to. Andali lang. Nag-chat sa atin. Meron pa pong Wi-Fi. May remote. Makokontrol nyo po sa cellphone. 5,593 ang price nya. Wala pa siyang shipping. Ayan yung motor niya. Tapos ang kanyang kayang kilogram is 800 to 1,000 load with Wi-Fi model. With Wi-Fi model po ito. Pwede nyo makontrol sa inyong cellphone. Tapos meron siyang remote. And ayan lang yung price niya. Yung mechanical po niya, dito lang ini-install yun. Panoorin natin tong ano nitong ano, seller sa Wi-Fi. Ayan lang po yan. No? Pure copper motor bearing 1,000 kg kilogram. Ito po, halos wala man siguro 1,000 kilogram ito. Kasi sa palagay ko, itong weight na to, siguro mga nagra-range sa 500 kilogram. Medyo light materials lang naman kasing ginamit natin. Hindi na tayo gumamit ng solid steel. Kaya, ano naman to? Hindi mabigat. Puro tubular lang. Ayan siya. Madali lang pong install yan kung gusto nyo i-install. Ayan siya o. So yun. Kung gusto natin palagyan ng motor to, madali lang pong palagyan ng motor yan. Bali mag-aabang lang tayo ng kuryente dyan. Yung kuryente hanggang doon. Siguro gagamit tayo ng isang box. Isang box ng kuryente is nagre-range sa 4-5 yata. 4-5, pinakamahal na kuryente na yun. Siguro PD brand na yun. 4-5 na kuryente. More or less ganun. Kung hindi ako nagkakamali, ganun yung presyo nya. 4,000 more or less. Number 12, pwede na po dito. Number 12 na wire. Gagamit tayo hanggang dun. Mag-budget tayo ng mga ano dyan, mga 5,000 kasama yung brake. So, kaya na yun. Basta lagay natin dito yung abang yung motor. Yung kanyang power supply. Tapos kung may wifi tayo dito, pwede natin i-connect itong ating motor para makontrol natin sa cellphone. Kung wala naman, meron naman pong remote yun. Ayan o. With remote po yan. Ayan. Marami na siyang reviews. Ayan o. Tested motor forward and reserve through remote. 100% packing, parts not.
parts. Not 100% sure if complete until ma-install ko. Overhaul, 5 star, fast delivery. Kaya ang ganda ng mga review niya. Kaya baka pagka nagka-budget ako, pwede ko na palagyan ng motor to. Yung motor naman po na yun is weatherproof. Meron siyang cover. Naka-cover yung kanyang motor. Ayan, mapansin nyo ito yung tsura niya. Ayan yung tsura niya. Ayan. Itakip siya. Pero wag lang malubog siguro. Maulanan, pwede pa. Pero wag lang siyang ano, kung sakaling bahain sa area nyo. Ayan, baka makuryente pa or masira talaga to. Ano lang siguro to. Dustproof and waterproof housing. Ayan. Fine craftsmanship. Ang ganda nyo. Pagkano mga boss, pag-ipunan natin itong ano niya. Itong kanyang motor. Madali lang naman po install lang. Gawin lang natin siya ng ano doon. Gawin lang ng pinaka platform dito. Yan sa sulok na yan. So, automatic na mag-slide dyan. 800 to 1,000 kilogram naman itong capacity nitong motor. Ano? 5,593 sa Lazada. So, more or less, mag-range siya kung may motor siya. Sabi na natin nasa ano to. Yung gate natin is kung may pintura na 33 yung inabot kanina, 5,000, 38,000 pati pintura, tapos yung motor budget na tayo ng ano doon siguro mga 8,000 kasama na yung mga accessories tsaka yung kuryente. Ay, kulang yata yung 8,000. Sabi na natin 10,000 na yung budgetin natin doon. 38 tapos yung motor 10,000. So magdara rin sa ano, 48k kasama na yung motor, sliding na yun. Ayan, sliding na. Yung ano lang lalagay pala dito, lock na lang. Yung lock na lang po, madali naman yun. Pero kung ano to, kung demotor to, hindi nyo na siguro kailangan ng lock. Pero syempre for safety purposes, kailangan meron din siyang double lock. Kasi pagka may motor to at nakalock siya at umuwi kayo, so hindi nyo mabubuksan. Gawa nung nakalock, baka masira pa yung motor. So pagka may motor, hindi na siguro kailangan ng lock. Kasi doon pa lang sa motor, napipigil na yan. Hindi na mabubuksan kung hindi under yung motor. Maliban na lang kung masira yung motor, baka hindi nyo na mabuksan yung gate. At least meron pa tayong service gate doon. Ayan. Ayan po yung ano, yung ginastos ko dito sa gate na ginawa ko. Kung lalagyan natin ng motor, nag-rain sa nga 48,000. Malaki po ito, kulang 6 meters. 5.6 ang opening nito po, column to column, loob po yun. Ayan, konting tip lang, dapat pagka napagawa po kayo ng sliding, medyo hiwasin gumamit ng mga solid na bakal para hindi po siya masyadong mabigat. Kaya po yan halos sa square tube or tubular lang po yung ginamit natin, tapos GI sheet para yun nga, hindi na siya masyadong mabigat. Kapos si purong bakal tulad ng mga ganon or mga solid na bakal, bibigat po ito. At least huwag siyang umabot ng 1,000 kilo. Pagka ganon, mahirapan po yan. Pagka nilagyan din natin ng motor, baka mahirapan din yung motor. At least mas maganda yung ganyan na design din. Kahit mga tubular na lang gamitin nyo para magaan. Ayan, tapos pala, pag-uusapan din pala natin yung pong sliding naman na papaganto, papaloob na ganito. Mas magastos po yun kasi mas matrabaho yung ganong gate. Tsaka dapat pagka nagpagawa yung ganon, yung ano nyo, yung inyong garahe medyo patag. Pagka kasi hindi, sigurado mag-ano po tayo dito, mag-gagawa tayo ng elevation kung saan dapat. Kasi pagka nag-slide dito yan is level siya, level yung kanyang release para maganda siyang mag-slide. Kaya dapat mas maganda konti lang yung slope niya. At tulad ng ginawa namin sa San Jose, medyo yung kanyang slope is medyo mataas. Kaya nangyari, parang nagkaano siya dito, nagka-hukay siya dito sa ilalim na ginawa natin ng level. Okay naman yun. Basta yun lang, medyo matrabaho pagka mas maganda kung level. Yan, dyan lang nakapatong yung release niya.
mas madali. Tapos pagka ganun ginawa natin, halimbawa ito gusto natin ganun, every panel nito, ayan, magkahiwalay, bali magiging ano to, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, magiging 7 panel, magiging 7 panel po yan plus 1, kasi yung isang panel may iwan po siya dito, may iwan po dito isang panel pagka ganun po ginawa natin, para matatag siya, matatag yung ating gate. Ayan, bali magiging plus 1 panel yon pagka ginawa natin pa slide dito. Tapos siguro aabot siya hanggang dito. Hanggang dito yung kanyang slide. Gawa na madadagdagan ng isang panel. Ayan. Pagka sliding po ng papalob na ganyan, plus 1 panel po yon. Yung isang panel may iiwan po rito. Tulad ng ginawa natin sa ano, sa San Jose del Monte, sa project natin doon, kung pong napanood nyo yung ora nakasabay-bay doon. Ayan, yun pong ginawa namin. Pero ito mas madali po ito, mas tipid po kayo dyan. Ngayon kung gusto nyong wala kayong choice, so medyo ano lang, matrabaho lang siya, tatagdag siguro kayo ng labor tsaka materials. So ayan, tara dito tayo sa ano, sa farm, bago tayo pumunta ng ano ngayon, Amaya Project. So ayun mga boss, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Sana nagka-idea po kayo about sa paggawa ng sliding gate, kung magkano po yung gagastos nyo. And hanggang dito lang, kita-kita tayo sa next vlog bukas. Paalam.